Mapagpala pong umaga sa ating lahat. So ang ating pong pag-uusapan ay matatagpuan sa Matthew 29. So ito po ang sinasabi ng passage natin. And everyone who has left houses, brothers or sisters or father or mother or children or farms for my name's sake will receive many times as much and will inherit eternal life. So, ito po yung ating pag-uusapan at ang title po ng ating passage dun sa book na ating sinusundan is Leaving the Comfort Zone. Bago po natin i-tackle yung or pag-usapan yung passage natin this morning, ito po, ibigay ko muna yung context nitong pinag-uusapan natin. So, may isang nagtanong sa isang pagpupulang, may nagtanong lang kay Jesus. Sabi lang dito is, so teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life? So, sabi ni Jesus, why are you asking me about what is good? There is only one who is good, but if you wish to enter into life or eternal life, keep the commandments. So, sabi ni Jesus, kung gusto mong magkaroon ng eternal life, keep the commandments. Ngayon, sabi nung nagtanong ulit, alin sa mga commandments? So, sabi ni Jesus, sinabi niya lahat ng mga commandments. Yun nga, yung huwag kang mag-commit ng murder, do not testify falsely, huwag kang magnakaw, do not commit adultery, i-honor mo yung father and your mother, and mahalin mo ang iyong kapitbahay as yourself. So, ito yung mga commandments. Ginawa ko na po lahat, sabi nung young man. Ano pa po yung kulang sa akin? So, ngayon sabi ni Jesus, kung gusto mo talaga maging complete or maging perfect, sabi niya, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. Ibigay mo lahat ito sa mga mahihirap. At, dahil magkakaroon ka ng mga treasures in heaven, hindi dito sa lupa, sabi niya, and then come, follow me. Nung narinig nung young man yon, medyo, sabi niya, nalungkot siya dahil marami po siyang ari-arian. Okay? So, siguro nag-iisip pa siya kung i-give up nga niya yung mga possessions and to follow Jesus. Ngayon, tinignan ni Jesus yung mga disciples niya at sinabi, alam nyo, it may be hard for a rich man. Actually, I say to you, sabi, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Nung narinig ng mga disciples to, sabi niya nila, so, sino na lang yung mas maliligtas kung yung rich man or yung powerful man ay hindi maliligtas, sino lalang ang maliligtas, sabi niya. With people, sabi niya ang Panginoong Jesus, this is impossible. But with God, all things are possible. Then Peter said to him, Jesus, sabi niya, sabi ni Peter, behold, we have left everything and followed you. So kami po, we left everything and followed you. What then will be there for us? What is our reward? So, ito po yung tinatanong ni Peter. And Jesus said to them, truly I say to you that you who followed me in the regeneration, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you shall all sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And ito na po yung ating passage for this morning. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms for my name's sake will receive many times as much and will inherit eternal life. So, yun po yung magiging reward natin pag tayo po ay sumunod sa Panginoon. So, ano po ba yung sinasabi ng ating passage? So ang ating passage po ay si Jesus, sinabi niya dito na kung ikaw, if you have left houses, sabi niya, houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms. Okay, so kung ihahalin tulad po natin sa context ngayon, ang houses po, ito yung mga possessions natin. Ito po yung mga ating mga ari-arian.
okay, houses. Pag yung children, ay yung children, family, ito po yung family natin or yung mga loved ones natin. And yung farm or yung kung saan po yung source ng income natin, ito po yung mga careers natin. So, ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus ay we have to leave our comfort zone. Kung alam po natin na sa mga houses natin, we find sanctuary in them, and so these are considered our comfort zones. Or ganun din po yung pamilya natin. Alam natin yung loved ones natin, sila pinagmamahal sa atin. So, comfort zone din po natin sa kanila. Sila sa atin. At ganun din yung ating mga careers. Minsan, syempre, ito yung sources ng income natin. So, we find comfort in this. No? Dito po tayo very, very comfortable. Kaya po, ito yung sinasabi ni Jesus. If you have left, kung ito po yung mga na iniwan nyo, magiging inherit, magiging heirs kayo of the kingdom of God, or magkakaroon kayo ng eternal life. So, katulad ni Abraham, meron pong inihaluin tulad din si Abraham. Sabi niya, si Abraham ay, if you read Genesis 12, mag-umpisa tayo sa 1, makikita natin na sinabihan siya ng ating Panginoon na Genesis 12:1, I think ang sabi dito is, now the Lord said to Abram, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. So sinabihan din sana iwan yung kanyang country, sariling country, and then iwan yung kanyang mga relatives at sumunod siya dun sa sinasabing pumunta siya dun sa land kung saan siya pinapapunta ni Jesus, sabi ay ng Panginoon. And makikita natin na the life of Abram has been blessed dahil sa pagsunod na sa Panginoon. So he heeded God's call, and because he had trust and faith in God, he obeyed and he was blessed. So ito po yung ating encouragement for this morning. Hindi po tayo sinasabihan na iwan natin. Iwan natin ang ating mga bahay, iwan natin yung ating mga mahal sa buhay, or iwan natin yung ating mga careers para sumunod kay Jesus. Ang ibig sabihin is, hindi po natin mas mamahalin itong mga possessions, yung ating pamilya, yung ating mga careers, more than pagmamahal natin sa Panginoon. But, meron po talagang mga tinatawag that they have to leave their families, they have to leave their possessions, they have to leave their careers para sumunod kay Jesus. And, nabibless talaga sila kung saan man po sila tinadala ng Panginoon at kung nag-o-obey sila sa ating Panginoon. And so ito po yung ating encouragement ngayong umaga. So ang sinasabi lang po na sa atin ni Jesus ay, if God, if you hear God's call to leave your possessions or your houses, your family, and your career, sumunod ka sa Panginoon, you will be blessed. Or kung ikaw man po ay mas minamahal mo ang Panginoon kesa sa mga possessions and your career and your family, you will have eternal life. So ito po yung sinasabi sa atin ng passage, and ito po yung sinasabi ni Jesus sa atin. So sana maging encouragement sa atin ngayon na if kung tayo man po ay iniwan ang ating mga possessions, ang ating pamilya, or ang ating mga careers to follow Jesus Christ, then we will be blessed and we will inherit eternal life, or we will have eternal life. Or if
tayo mo po ay mas nagfo-focus po sa ating Panginoon, Panginoon Jesus, sa ating ministry, sa ating pagmamahal sa Panginoon, kesa sa mga possessions natin, pamilya natin, or yung ating career, then we will inherit eternal life, or we will have eternal life. So, yun po yung masishare ko lang this morning, and I pray na sana naka-encourage tayo ngayon, at kung meron man pong mga lalo na po yung ating mga team abroad na iniwan po yung kanilang kanilang mga pamilya at nasa ibang bansa, pero ginagawa pa rin po yung kanilang ministry sa Panginoon. Then we pray for you. We pray that sana pagpalain din kayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you for your message this morning, Lord. We pray that natuto po kami sa word mo, na-encourage po kami sa iyong salita ngayon. Thank you for your message that if we obey, if we have faith in you, then we will have eternal life. You will be blessed and we will have eternal life. Thank you, Lord, because you continue to encourage us, you continue to help us during this time. So, Lord, kung saan po ay may iba sa amin na nakaka-encounter din ng mga hardships or sufferings, or maybe brought by this pandemic, may mga nagkakasakit, we pray for healing for them. We pray na patuloy mo sanang igawad ang iyong strength, ang iyong healing sa kanila. We pray din po, Lord, sa mga tao na nahihirapan ngayon, na nagkakaroon ng mga depression or mga paghihirap mentally, Lord. We pray na sana i-bless mo sila, Lord. Patatagin mo pa sila, palakasin mo pa sila, Lord. We pray na huwag mo silang pababayaan sa kanilang pinagdadaanan ngayon. Thank you, Lord, because you will continue to help us, O Lord, to obey you, to trust in you, Lord, because we know that if we obey and we trust in you, Lord, you will direct our paths and you will bless us abundantly. Thank you, Lord, and we pray na sana nakakapagbigay kami ng encouragement ngayong umaga through your word. In Jesus' name we pray. Amen.